So, magandang umaga muli po. Update po tayo sa ating pong ginagawang paglilinis dito sa dating kantin po. Ito po yung natirang kalahati nung una kong video na napanood na ninyo. Ito po yun. Kaya update ko kayo. Ito, kung gaano ka dumi itong natirang kalahati. Kaya yan, panoorin nyo muli ang videong ito. Part 2, no? Ang part 1 ay na... panood na ninyo at ito ang part 2. Kaya matindi talaga ang dumi nito, yung kalahati natira. Kasi ito yung, andito yung kitchen utensil namin lahat. Yung gamit sa kantin, nandito. Yung aming lababo, lahat ng gamit. Mga lagay ng mga plato. Kaya ito ay cabinet ito lahat. So, by the way, yan ay... ating lilinisin muli, no? Dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon, oras at panahon, nabigyan natin ng panahon ito, kaya lilinisin natin ito. Kaya tara na! Yan, ito ang ating lagayan. Sako, no? Alisin natin ito lahat ng mga hindi na mapakinabangan dito ay alisin na natin. No, kagaya dito, ito ay considered na tapo na. So, ipunin lang natin itong mga mapapakinabangan kung anong gagawin natin ito. Marahil ay kung mabili ito ay benta natin, kung hindi naman, pamimigay natin, no? So, ganun lang. So, kasi napakarami pa namin gamit dito. Lahat ng gamit ng kantin ay nandito pa. Kaya alisin natin ito. Yan. Yan. Dito sa sako itong mga basura na to. Kung makikita ninyong tubo na puti ay ito po yung pamalit po natin dito sa Maynilad. Kasi po yung Maynilad natin, ang tubo na pinalit noon ay bakal, no? Yung GI pipe kung tawagin. Eh talagang sa katagalan ay hindi talaga siya obra. Kapag katubig ang dumadaloy, talagang kinakalawang, kaya may mga portion na nasisira, no? Nabubutas, kaya pinapalitan natin itong tubong puti nito. Ito po ay napakatibay nitong tubo nito. Ito po yung tinatawag na PPR, no? Ang kapal po nito ay 32, no? Ang gauge nito ay 32. So, kaya nga kahit na truck ang umapak nito ay hindi kayang baliin o pipitin o butasin. Alam niyo kung bakit nasabi ko, mga kapatid? Hindi ko ito pinopromote sa inyo, no? Kasi kami po ang gumawa diyan, no? Sinubukan po namin na paapakan nung tin wheeler truck. Abay, hindi man lang na UP ito. Kaya maganda siya, matibay. Kaya ito yung pamalit natin, no? Kaya hindi namin ito na palit na gawa kasi yung aking mga kasama dito sa maintenance, no, ay ang instruction ko sa kanila, hantayin natin muna na may mabutas na tubo. Eh hanggang ngayon wala pang nabutas na tubo, kaya ito hindi pa natin ito na ipalit, no, pero papalitan natin yan lahat mula doon sa metro hanggang dito. May mga halos kalahati na ang napalitan namin. Kaya ito, eh dito ko siya nilagay para for safety reason, ano? Hindi naman nakawin. Kaya nilagay ko siya dito. Kaya ito, kasama ito sa ating pong lilinisin. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit maraming tubo rito. Ito ay mayroon na daw gagawa, no? Mayroon na daw gagawa, daw. May gagawa na. Eh, naantay ko kung darating kasi... ako rin ang mag-a-assist sa kanila para ituro ang dapat nilang gawin, no? Kaya hinahantay ko sila kung kailan sila
darating. At ang sabi sa akin, ang instruction sa akin ay mayroon na daw gagawa. So, inaantay natin. So, ilipat natin to. Lipat na natin kasi para kasama dito sa malilinis. Yan, nailipat na natin ang mga tubo. Ito ay lagay natin sa sako. Ganito talaga ang buhay ng isang maintenance, no? Bilang ako ho ang head ng general maintenance dito sa aming organization or yung tinatawag na church, no? Kaya talagang kailangan na ako ay magtrabaho, no? Itong drums na ito na nakikita ninyo, ililipat ko ito sa taas, doon sa CR ng mga babae. Kasi ang babae talaga, malakas sa tubig, lalo na ngayon. Makinig kayo, Maynilad. Hindi namin alam kung anong problema dito sa Las Piñas. Napakahinan ng tubig namin dito. Kaya, ito, tiyaga kami sa pag-iipon. Mamaya, ipapakita ko yung hose doon na kinabit ko. Kaya, ayan. Tiyaga kami sa pag-iipon ng tubig para magkaya tubig kami sa taas. No? Iningal na ako, mga kabayan. Kaya, sige lang. Ito, iisa-isahin natin to. Sinisira natin yung mga kahoy na mga maya, maiksi, para magkasya dito sa ano, sa sako. Yan. Iniisa-isa natin to, mga kabayan, na talagang inaano natin, binipino natin para maraming mailagay sa sako, no? Nung unang vlog ko ay nakapuno ako ng isang sako. So ito, yan. Ito yung mga case ng mga buti namin dati na mga soft drinks, no? Ayan, tabi natin. Yun, malapit na, konti na lang, ha? Oh, yan. Takil mo yan, oh. Ang dumi.
drawer natin ay mga bulok na din. So yung mga lagayan natin ng mga gamit. Basta lahat ng gamit na possible na pwedeng mapakinabangan ay tinatabi natin. No? Gaya nitong mga container na ito, eh talagang kailangan itabi natin. Pero ito, lilinisin natin to. Itong mga ano, itong mga gamit to, mga plato, kawali, kaserola, ito. Ito yung aming plato na naka, ano talaga, naka plastic, no? 3 years na hindi nagamit. Yung iba dito ay hindi na natakpan ng aking ano dati. Eh talaga na yan. Puro alita po na. So no choice na tayo. Hindi yan. Mabili yan. Pagbili natin. Kung hindi yan, matapon natin yan. Kasi wala naman tayong paglalagyan yan. Yan. Kukunin ko ang walis. Tiyaga lang, mga kabayan. Talagang kapag gusto mo ng malinis na kapaligiran, talagang tiyagaan mo na linisin. Lalo na kami rito ang gumagamit. No? Nung may school pa, kami yung gumagamit dito. Ako yung nagpapatakbo ng kantin dati. Kaming mag-asawa. Try natin ito na ano, i-revive natin. Maganda siyang bulaklak yan. Plastic flower. Try natin na i-revive ito.
napapansin nyo na maraming bote, ano? Kasi natin muna itong nakaharang para makita nyo yung mga bote. Bakit maraming bote? Magtataka siguro kayo. No? Maraming bote, o. Oh. Bago mag-pandemic, yung March 15 ay ongoing pa ang klase natin noon. So, yung aking pinagtatiwalaan dito na nangangasiwa ay namili. No, namili ng maraming tubig. So, hindi naman namin nakalain na noong March 15, 2020 ay magkaroon ng pandemic. Kaya lahat ng tubig eh dahil hindi nga makapunta rito dahil sobrang higpit naman nung unang serye ng unang bugso ng COVID-19 ay napakahigpit, hindi makapunta rito. So ang ref ay patay. Eh lahat ng laman ng ref ay nasira, no? Eh yung tubig, imagine nyo ha, may higit isang taon na ako nakapunta rito, saka ko pa lang siya na tapon, no? Eh ang tubig ay yung pag nakabuti pala, hindi mo na ano, matagal sa ano eh, nasisira pala. Lalo na pag malamig, no? Nasisira pala siya. Yung tinatawag malakob na siya. Pag ininom mo ay iba na ang amoy, no? So kaya yan. Ang daming puti. Kaya yan. Itapon natin yan. Ano natin magawa kung itapon niya? Talaga yan. No? Kaya, iisa-isahin natin. Sige lang. Natin sa sakot ng mga ano, mga buti. Ayan o. Dami niyan. Dami ba ang laman niyan eh? Tinapon ko lang. Ginawa kong panghugas nung magkaroon ng pagkakataon na tayo makapunta rito. Eh talagang yung mga laman niyan ay ginawa ko na lang panghugas. Sayang naman. Hindi napapakinabangan. Eh talagang laki ng kalugyan nung panahon na yun na biglang nagdeklara ng total lockdown, no? Walang sino mang makalabas. Ayan nga yung napamili. Ayan, sira lahat. Talagang sige lang. Hanggang ngayon ay hindi na talaga nag-materialize na makapagbukas ulit ang school. No, nung nakaraan ay nagkaroon pa tayo ng online studies. Pero nitong mag face to face na, abay wala nang nag-enroll kaya ang pamunuan ng eskwelahan ay napilitang pansamantalang isara. No? Mga kabayan, pansamantalang isasara lang muna ang school, no? Pansamantala. Sa wikang English ay temporary close. Ha? Napansin nyo, malinis na, no? Dadakutin ko yung mga ito para mawala dito, no? Ito, gawin natin itong dakot, no? Andas pa natin na sa labas. Okay. Ah.
Tingnan natin para sigurado na malinis na. Maganda na tingnan mga kabayan. Malinis na siya. No? Ayan. Talaga namang napakaganda na ng sura niya. Wala lang karak. Ito na lang ang drum. Ang drum sa iakyat ko yan. Alisin ko yan dyan. Pero hindi ko na ipablock kasi walang magkakamira sa akin. No? Kaya hanggang dito na lang ang vlog na ito, mga kabayan. Salamat sa inyong panunood at ako po ay nag-encourage sa inyo na huwag niyong kalilimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang Josepino Humawan. At higit sa lahat, i-like, i-share at pindutin ang notification bell upang kayo ay palaging updated sa ating mga video. Okay, bye-bye!